So, ayan. Tumunan natin si Kuya Ron. Hi, Kuya Ron. How are you? Kuya Ron, kumusta? Ano, ready ka na bang i-document ang ating charity work? Siyempre, dahil sa iyo naman, at saka magandang pagkakataon to dahil for the first time, the GS Max ay makikita yung kanilang charity activities. Magandang pagkakataon kasi dahil may ma-highlight dito yung kung ano yung mga charity activities ng GS Max. Aside sa kanilang profile for construction, the main GS Max is this is the other side of GS Max na kung saan the people and the foundations of GS Max ay ipapakita din dito yung gininto, yung humanitarian activities. Yep. Yan. Yun yung napakagandang ipakita dito dahil sa pandemic, syempre, di ba, nakikita yung spirit of bayanihan. Alam mo ba yung Kuya Ino, yung bayanihan? Yes, yun talaga ang ano, pinakamaganda dito. Mm. Yun yung mga dapat nating i-treasure yung bayanihan dahil sa oras ng kagigitan, ang unang tumutulong kung minsan hindi natin matatakbuhan ng ibang mga ahensya, nandyan ang mga pribadong grupo na kung saan handang tumulong dahil sa kapwa Pilipino, syempre, ang pagbabahagi ng kabutihan, doon makikita sa oras ng kaligitan. Yun talaga. Yun, so. Kaya congratulations, GS Max, sa inyong humanitarian activity. Sobrang honor at sana may document na maayos ito. Ayan. Nakakatuwa so, talaga. At sa muli, muling nagbabalik, Kuya Ron and Kuya Ino. Para sa inyo. Is yung ma-highlight yung mga activities ng tulad ng charity yun kasi at pinaka-importante talaga is ma-promote natin kung paano nagtutulungan ang mga yun yung tinatawag na Filipino bayan. Yeah. Actually, dahil una-una mapalad tayo dahil hindi tayo na napinsala o meron man light lang pero dito kasi sa area ng Palawan, especially here in Narais, one of the place na kung saan nasa lantay. It's not just about the Nara, ha? Other places pa ng bahagi ng Palawan. But for the GS Max, I think this is your first activity na kung saan we're focusing the area ng Nara, especially dun sa mga talagang in needed talaga. Oh, actually, Kuya Ron, marami ang beses na participant ng GS Max sa mga ganitong charity work, lalo na nung nagsimula ang pandemic, lalo sa ating mga frontliners. So, kaya ang diadala rin nila is ang ating frontliners part meet. Dahil unang-una sa lahat ay pinapasalamatan nila ang mga frontliners sa gitna ng pandemya. At ngayon, para sa ating Balitang Good Vibes, hindi pa rin humuhupa ang mga pagtulong sa NARA para sa mga naapektuhan ng Bagyong Maring sa Barangay Batang-Batang. Ang pinakabagong nagsagawa ng pamigay ng ayuda ay ang grupo ng GS Max Construction kasama ang Frontliners Party List, CTPNP, Liga ng Mga Barangay sa pangungunan ni Kapitan Ferdinand Zavala. Ayon kay Elena Magadia, ang overall yard admin manager ng GS Max Construction, nasa 350 food bags ang kanilang naipamahagi sa mga residente, hindi lang sa Batang-Batang. Sinama nila bigyan din ng tulong ang mga residente ng Barangay Malinaw at Barangay Princess Urduha. Pinangunahan ni GS Max President James Siyoson kasama ang iba pa nilang opisyal at empleyado. Ang pagtulong ng nasabing kumpanya ay bahagi ng charity program ng kilalang construction company. Pati po yung Barangay Batang-Batang na pinamumunuan po ni Punong Barangay Gunales na nandito po si Kagawad Atong, nagpapasalamat po ang bayan ng Nara kasama ng Liga ng Mga Barangay at napuntahan po tayo ng mga taong merong mabubuting kalooban para po ayudahan tayo sa gitna ng dinadanas natin. Pinapasalamatan ko po personal yung pamunuan ng Frontliners Party List. Kasama po sila dito. Kasama po nila yung pamunuan at mga empleyado ng GS Max Construction sa pamumuno po ni Sir James. Sir James, maraming salamat po. Palakpakan po natin siya. And then of course, ang ating pong kaibigan na hindi po nagsasawa na magtanong kung ano pong pangangailangan natin. Nandito po yung City Director, si Colonel Bebar, sir. Thank you very, very much.
at sa inyong lahat mga empleyado. Yung ngiti nyo po nagbibigay sa aming inspirasyon, mas lalo na po yung pagpunta nyo rito. Mas lalo kaming nagpupursigi at nagpupunyagi na yung pagpunta nyo rito, pinapakita nyo yung pagmamahal sa kapwa nyo, palawen nyo, kami po yung nasalanta at aasahan nyo po, sana hindi rin mangyari na yung pinakitam nyo po sa amin, ibabalik man po namin ito sa kapwa natin palawen nyo, kung hindi rin po sa inyo, sa ibang mga tao rin o sa ibang panahon. So sa pangalan ng Liga ng Mga Barangay, dito po sa Local Government Unit ng Barangay Princess Urduha, maraming salamat po sa inyong lahat at sana pagpalain po kayong lahat ng ating pong may kapal. Thank you very, very much. Maraming po salamat sa mga ayuda na binigay ninyo. Yung may patuloy pa na pagpalain po yung ating Panginoon. Marami pa po kayo matulungan sa amin na Princess Urduha na Araw Palawan. Kaya marami po salamat sa mga nag-assist, sa mga nagbigay po ng aming mga ayuda. Marami po salamat. Maraming salamat po sa ayuda na nakatak namin. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat. Thank you. Ako sa po, Enjet, masarap sa kalooban na tayo po nakakatulong sa ating mga kababayang Pinoy na experience ng pagsaranta ng bagyo. At actually, we're now here na sa Narap, Urduha, Barangay Urduha, Narap, Palawan. At kasalukuyan nagbibigay pa ng mga donasyon para sa kanila. At salamat sa Panginoon kasi isa sa mga mission natin sa mundo ay makatulong sa ating mga pamilya, kababayan, at especially yung mga naka-experience ng anumang dilubyo o karanasan na medyo hindi maganda. But for now, let's enjoy the day and thank God, and we're here. We came here safe and sound. And continuous pa rin po ang pagbibigay ng donasyon. Ay, nakikita kami naman. Talagang lahat tumutulong po under GF Mac Construction sa pagmumuno po ni Sir James Yocon. Napakasaya po sa kalooban. Mende, si Mr. Sonny James Yocon, with the help of our City Director, Colonel Vivar, kasama ng kanyang mga kapulisan upang may sakatuparan itong pamimigay ng ating ayuda sa mga tinamaan ng Bagyong Maring. Kasama po rito yung ating mga empleyado ng GF Max Construction Palawan. Kami po ay nagpapasalamat sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng magandang pagkakataon upang itong aming pagbibigay ng ayuda para sa mga tinamaan ng Bagyong Maring ay may sakatuparan na mapayapa at mahinahon. Doon ho sa mga nakatanggap, pagpasensyahan niyo po ang aming konting nakayanan upang maipaabot ang aming tulong, ang aming taus-pusong pagtulong sa mga tinamaan ng bagyo. Ipinapaabot po ng pamahalaan ng GS Max Construction na mayroon po tayong tinatawag na second wave. Mayroon po tayong susunod na pamimigay ng ayuda. Ilang po, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Maikapal sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong ito upang maipamahagi ang mga biyayang nakakamit ng GS Max Construction para sa mga taong mahihirap at nangangailangan. Ilang po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you.